Okay, alright. Yan, at welcome back muli sa Rapido TV. Ayan, at kumusta po mga kaibigan? At happy Blessed Sunday sa lahat. Ayan, at ingat po tayo, no? Kung saan man tayo naroon. At ito po, mga kaibigan, matindi po itong pasabog ni Attorney Balingon. Dahil na rin po sa nangyari na nadeklarang isang grupo ng terorista, ito pong grupo ni Arnie Tibis na tinatawag ng TTG, mga kaibigan, ano, ay mayroon na pong mga naging matapang na lumantad at gusto na po na magsampa ng kaso dito po sa diniklarang leader ng TTG, mga kaibigan, na ito pong si Arnie Tibis. Ayan, no? So, malaking tulong po, mga kaibigan, ito pong pagdeklara na naging terorista ito pong grupo ni Arnie Tibis, mga kaibigan, dahil lang mga takot dati, sa ngayon po ay nagkaroon na po sila ng lakas ng loob para po ay isangguni o kanila pong ipaglaban ang kanila pong mga karapatan na matagal na pong inaabuso nito pong taon na si Arnie Tibis, mga kaibigan. Ayan, at maganda po ito. At dito po sa pasabog na ito, mga kaibigan, ay dagdag ito sa kaso na haharapin nito pong leader ng TTG, mga kaibigan, no? Kaya ay atin munang panuorin sama-sama po, mga kaibigan, para malaman po natin itong pasabog na ito. Pasasalamat ngayon sa pamahalaan at na-deklara din finally si Congressman Tibis. Ano pong assessment niyo diyan sa Negros po? Actually, masaya po sila, no? In fact, 2 days ago nung meron na kaming confirmed na information na napirmahan na yung resolution ng ATC, yung Anti-Terrorism Council, ay inimpormahan ko na si Mayor De Gamo at yung iba pang mga pamilya ng biktima. At umiiyak sila nung pagkasabi ko na ganun na nga yung status ng pagtag sa kanila as a terrorist group. Actually po, sa ngayon din ay marami nang naglalakas loob na lumabas. Katulad po nung biktima nung isang rape, no? Hindi ko na muna sasabihin kung sino yung alleged suspect, pero kasama po yan sa grupo nila, no? Yeah. Meron siyang ni-rape na isang estudyante dyan sa Tagasiliman University. Ngayon po ay merong kinontak sila at ibinigay yung kanilang numero at kung pati address po, no? Para gusto rin po nilang magpatulong para makapagsampa sila ng kaso rin po. So maganda po yung epekto, no? Maganda yung epekto ng pagtulong ng gobyerno sa mga biktima yun ng karahasan sa Negros. Opo. Sabi rin ni Mayor Janice De Gamo na kung walang sa kanyang palagay, kung walang matinding grupo na sinasandalan si Congressman Tibis, ay hindi daw po siya makakapaglakas loob na pati yung Pangulo, BBM, ay kanyang binabatikos. Tama po ba yun? Totoo yan. Totoo po yun, no, Sir Angelo, dahil merong dalawang empleyado dati si Congressman Tibis na nasa ating safekeeping din po ngayon. Ayan, na pala. Nagsasabi nga na marami silang nakita mga matataas na opisyal ng kapulisan na basta umupo sa isang sensitibong pwesto ay inaabutan ng bagbag po na pera ito, ha. Uy, ako. Excuse me. Pasalubong, ha, reception. Oh, reception po. So malamang po na yan yung mga sinasandalan ni Congressman Tibis. At diyan po mismo sa Committee on Ethics ng House of Representatives, ayun, ay may mga sinasandalan din si Congressman Tibis diyan, dahil natulungan din ito. Natulungan din sila ni Congressman Tibis noon. So sila rin po yung paminsan-minsan ay dinederail yung move to expel Congressman Tibis from the House of Representatives. Mm-hmm.
Oo, special mention niya po si yung chairman, committee chairman ng ethics, si Congressman Espares. Mukhang binipira niya lang gusto. Opo. Oo, pero may mga miyembro po kasi ng Committee on Ethics na may utang na loob din kay Congressman Tevez. Pero sana no, itong mga members of the Committee on Ethics will go beyond the personal debts, no? And for them to respond to the public clamor of expelling already Congressman Tevez, para naman po kahit papaano ay manumbalik yung respeto at tiwala ng ating mga kababayan sa mga institusyon natin. Yun. Ayan, ano, mga kaibigan, tama po, no? Na dapat po ay gagawin po nila ang tama dyan po, no, sa ating gobyerno. Para po ay ang mga taong bayan ay maniniwala na sa mga nasa gobyerno. Kaya ayan po, no, tama po yan, mga kaibigan, no? At dito po tayo, mga kaibigan, no? Sa sinasabi na mayroon palang biktimang rape itong si Arne Tevez, mga kaibigan. Nako, ang lakas pa naman niya, mga kaibigan, na siraan ito pong isang congressman na si Congressman Espares, mga kaibigan, ano? At patungkol nga din po sa babae yung kanyang paninira dito po kay Congressman Espares, na yun pala ay gawain pala niya. At matindi pa itong sa kanya, mga kaibigan, dahil ay ito po ay rape, ano, mga kaibigan. Siguro kung totoo man yung sinabi niya tungkol kay Congressman Espares, ay siguro hindi po yun sampilitan, mga kaibigan, ano. Pero dito sa kanyang ginawa ay rape po ito, mga kaibigan. Pinipilit po niya ang isang estudyante. Nako, estudyante pa naman. Grabe ka naman, Arne Tevez. Wala ka talagang awa, ano. At dito naman sa hawak ni Atty. Balingod na dalawang tauhan ni Arne Tevez, kaya pala ay talagang sinasabi po ni Atty. Balingod na wala na po silang pakialam doon po sa mga nag-recantisyon, dahil mayroon na palang hawak na dalawang tauhan mismo nito pong leader ng isang teroristang grupo, mga kaibigan. Kaya matindi po ito, mga kaibigan. At paano ito ngayon sasagutin ng kanyang abogado, na sabi ni Idol Bintulpo, napakawalang kwintang abogado, mga kaibigan. At doon nga patungkol sa paninira ni Tevez kay Congressman Espares, ay tinawanan po ni Atty. Topacio, at sinabi pa niya na ang tawag daw doon ay tuhog, mga kaibigan. Ngayon, ano ang kanyang masasabi dito sa ginawa nitong kanyang busing, na ay ito po pinipilit ang isang babae para po ay makuha niya ang gusto po niya sa isang babae, mga kaibigan, ano. So ang akin lang po dito, mga kaibigan, no, ay baka ito pong sinasabi na babae na ginahasa, no, di umano nito pong isang leader ng TTJ, ay sana lang po, no, Atty. Balingod, na isipin niyo po 'yan, dahil ay kahit hindi mo 'yan pinangalanan, ay kilalang kilala po niya yan, dahil siya nga ang gumawa dyan, di ba? At baka po ay may uutusan na naman, at bigla na lang po na mawala ang babae na iyan, di ba? Kawawa naman po, no? So sana po, no, ay bigyan po yan ng protection, or dalhin po sa isang shifting lugar, no? Dahil ay sigurado po yan, sigurado po, dahil nga ay malaking iskandalo po yan, mga kaibigan, no, ang binubunyag po ngayon ni Atty. Balingod, dahil nga ay kasong rape po yan, no, mga kaibigan, no. Nakakahiya po itong isang dating congressman pa naman ito, mga kaibigan, na dapat sana ay
gawin po niya ang tama, lalong-lalo na po dyan po sa kanyang lugar, no, sa probinsya niya, San Negros. Pero ang nangyayari po, mga kaibigan, no, halos ay mga pag-abuso ang ginagawa, no. So mayroon po, no, ilan po na nagbibigay po sa akin ng mga parang against po sila sa mga digamo, mga kaibigan, no. Actually, mga kaibigan, dito po ay wala po tayong kinakatigan. Ang atin po dito hinahanap ay ang justisya po sa ating mga kababayan, no. Kaya ay palagi ko po sinasabi na ito pong si Arnie Tibes ay dapat po na umuwi. Harapin po niya itong lahat po na ito na dati po ay mga aligasyon, ngayon po ay maging kaso na po dahil ay iakyat na po sa korte, mga kaibigan, ano. So dahil sa gusto niya na ang gobyerno ang susunod sa kanya ay ayaw po niyang harapin, ganun po siya, no, katindi, mga kaibigan, no. Dahil ay ganun din po ang kanyang mga gawain doon po sa Negros, na lahat po ay susunod po sa kanya, ano, mga kaibigan. So tayo po dito nagsasalita, hindi po tayo nagsasalita ng mga gawa-gawa lamang. Tayo po ay nag-obserbar sa mga pangyayari sa ating pong mga nasubaybayan na mga balita, lalong-lalo na po yung pong mga dumulog doon po sa Senate hearing, no, mga kaibigan. So doon po tayo nagbabase, at dito mismo kay Attorney Balingod, no. Kung naalala po ninyo, mga kaibigan, itong si Attorney Balingod, siya din po yung pong pasabog doon po sa nangyayari dyan po sa NBI Detention Center, na labas-pasok pala ang ilan pong mga preso, mga kaibigan. So talagang pag si Attorney Balingod po ang magsasalita, mga kaibigan, ay nasa 100% po, mga kaibigan, no? Dahil ay hindi po siya basta-basta magbitaw ng kanyang mga sasabihin, lalong-lalo na po sa media, pag wala po siyang hinahawakan po na katibayan, mga kaibigan. Hindi po katulad doon po sa atorne ng kabila na panay ang daldal, wala naman pong maipakita, puro lang sabi na hirsi-hirsi lang daw ang nangyayari. Pero sa ngayon ay andyan na po, meron na pong kaso na iakyat sa korte. So ayan, no, dapat ay tularan po niya ang katulad ni Atty. Balingod, na pag magsasalita, meron po talaga siya pong resibo na hawak, mga kaibigan. Katulad po dito sa kanyang pinasabog na meron po mga nasa likod o mga malalaking tao na kilala ni Arnie Tibes, ay base na rin po sa hawak niya ngayon na dalawang tauhan mismo ni Arnie Tibes ang nagkumpirma, mga kaibigan, ano. So meron at meron talagang resibo itong si Attorney Balingod. Kaya ganun po sana, no, Attorney Topacio, kung meron ka man pong mga sasabihin, dapat meron kang resibo para ay mapagtanto natin kung sino ba ang talagang nagsasabi ng totoo. Patulad kay Attorney Balingod, na talagang maniwala tayo dahil meron po siyang resibo, di ba? Ganun po yan. Pero kung dada ng dada at may malaking tawa-tawa pa na nangyayari, parang naging katulad na ng kanyang busing na meron ding pabudots-budots, mga kaibigan. So ayan, ano, mga kaibigan, paki-comment na lang po diyan sa ating comment section, no, kung ano yung masasabi patungkol ito sa atin pong nalalaman ngayon na ibang kaso na naman po, mga kaibigan, no. At yun nga, ulitin ko, no, na sana po ay yung pong babae na yun ay bigyan po ng seguridad, isip-tip po siya, o bigyan po ng talagang hindi po siya pwedeng galawin, dahil alam po naman natin ang tao na kanyang kinalaban ngayon ay mabigat din po, no, mga kaibigan. Kahit man na ay sinasabi na nakapres na yung pong kanyang mga pira o mga ari-arian, pero alam po natin na mayroon po yung pira na hindi po na kapasok sa bangko, mga kaibigan. Kaya ay mag-iingat po palagi, no, sa mga tao na lumalantad po ngayon at
kanila na pong pinaglaban ang kanilang mga karapatan. So mag-iingat-ingat lang po, no? Dahil nga ay alam po natin ang inyong pong kalaban na ay hindi po basta-basta yan, mga kaibigan, no? So ayan, at medyo napataas po tayo. Pakicomment na lang po sa inyong comment section ng ating pong mga opinion, mga kaibigan. Ayan, at kung pumuli ay magpapasalamat sa inyong lahat, no, sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito sa aking YouTube channel, Rapido TV, at sa akin pong Facebook page, Rapido TV. Ayan, at maraming salamat po, no, sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakapalo, pakisubscribe naman at pakipalo po. At kung nagustuhan po ninyo ang video ito, pakilike naman, mga kaibigan, at kung maari ay pakishare na rin. Ayan, at hanggang sa muli, at happy blessed Sunday po sa lahat. God bless.